Mahigit 3.5 milyong piso ang halaga ng pinsala ng masunog ang 10 bahay sa Taguig City. Mano-mano naman ang naging pag-apula sa apoy matapos kulangin umano ng tubig ang mga rumespondeng truck ng bumbero. May news to go si Katrina Son. Pasado alas 11 na umaga kahapon, nang mabalot ng makapal na usok at naglalagablab na apoy ang MLQ Street sa Hagonoy, Taguig. Makikita ang paggapang at paglaki ng apoy habang napupuno ang kalangitan ng maitim na usok. Kuwento ng mga residente, mabilis umanong kumalat ang apoy dahil sa mainit na panahon at may kalakas ang hangin. Nagsimula doon sa bahay na yon. Tapos nung umuusok, yun, biglang ang bilis ng takbo ng usok . Isa pa sa mga naging problema umano ay ang kawalan ng tubig ng mga rumespondeng fire truck. Tapos matagal nga bago dumating yung bumbero, tapos pagpunta naman ng bumbero, wala naman tubig. At the same time, wala rin hong nawasan. Kasi patay ho lahat ito sa mga part ng Hagonoy. Kaya nangyari ho, poso-poso na lang ho nangyari na timba-timba. Lahat nagtulong-tulong gamit ang timba para maapula ang apoy dahil umano mano-mano natagalan ng pag-apula sa apoy. Kaya karamihan sa mga nasunugan, wala raw na isalbang mga gamit. Hindi namin alam kung paano magsimula. Yung ganun, back to zero po lahat. Napakasakit talaga. Sabi ko nga, di ba na ako manakawa na 10 beses. Yan ang pinakakatakot-takutan ko. Na talaga namang, hindi ko alam kung paano ko sisimula yan, masunugan talaga. Base naman sa BFP Taguig, may tubig daw ang kanilang dalang fire truck. Kinailangan lamang daw magkarga muli. Nagsimula raw ang sunog na umabot sa ikalawang alarma sa isang kwarto na maaring may depektibong electric fan. Katrina Son, GMA News.